Magandang araw mga ka-office lovers. So, welcome back to my channel. Sa araw na to ay ituturo ko po sa inyo kung paano gumawa ng steam egg sa para sa ating mga alagang isla. So, meron pa akong mga alaga dito na mga Oranda goldfish at saka ibang klase ng mga isda. So, ngayon po ay ituturo ko kung ano ang mga kailanganin natin at napakadali lang po gumawa ng steam egg at saka minus na po yung magagastos natin kaysa bibili tayo ng mga mamahaling ibang pellets. So, nagagasave po tayo pag steam egg yung ginagamit at maganda yung resulta natin mga isda. Una, ang pinaka-importante na ingredients natin ay yung itlog. So, fresh egg at saka tapos meron din tayong blender. So, mas mabuti pag may blender, mas mahalo ng mabuti yung mga sangkap natin na gagamitin sa paggawa ng steam egg. Mga ka-peace lovers, so ito na po lahat yung mga kakailanganin natin sa paggawa ng steam egg. So, ito po yung nalagyan natin sa ano, sa pag-halo-halo natin ng mga sangkap. So, gamit ko ito sa blender ko ito. Yung blade niya. Log. Ito yung mas importante sa ano sa steam egg. Hindi totoo yan. Yan. Mali. Katapos itong piyoto. So itong piyoto ay mabibili natin sa kahit saan ano mga agribit supply. Bibinta ng mga pins. So, ayan. So, dahil itong ano, specialty natin, hukko pellets. So, actually, pangkoy po ito, pero ginagawa ko ito yung panalo sa steaming natin. Nasa inyo na rin po kung anong mga secret ingredients yung lalagay nyo. So yung iba, lalagyan nila ng spirulina yung ano, para sa isda. At ito rin, pasinsa na kayo sa ano sa lalagyan na lalagyan ko sa ani. Kanduan. Kan konti lang or kahit anong mga ano vitamins o vitamins na bata pwede rin yun o vitamin C. So ayan, so dapat hindi siya ganong marami yung pellets, dapat lasing dami lang ng ito. So i-blend na natin para mahalo-halo lahat yung mga ingredients. So ayan po, i-blend na po natin lahat yung mga sangkap para mas refine siya na mahalo-halo lahat ng mga ingredients. So mas mabuti kung mayroon kayong blender. Hindi kayo mahirapan sa paghalo. Okay na po ito. Ayan. So, ito po, yung may sinta. Lagay natin sa lagay niyan. Ayan. So, napakadali lang mga ka-peace lovers no, sa paggawa ng steam egg. So, kala po yung sekreto ng mga alaga at ng mga isda. So, sana'y mayroon kayo na tutunan ito sa aking vlog sa kung paano gumawa ng steam egg. So, ayan. Dito po pa po ito. So, steam lang po natin ito sa 5 to 10 minutes. Nandito na tayo sa ikatlong proseso, mga ka-fish lovers. So, ito po yung ginawa nating pinaghalong sangkap kanina.
una yung pinaghalo-halo natin yung mga sangkap, pangalawa ay yung pag-blend para ma-mix lahat yung mga ingredients. So ang pangatlo ang pag-i-steam. So wala naman akong steamer, so, yung gamit ko ay yung makaluma lang yung kaldero. So konti lang tubig, tapos lagay natin itong pinaghalong sangkap ng steam eh. So ito po yung finished product natin mga ka-fish lovers. So ito po yung binake natin. Wow! So ayan po, parang pancake. Pinaghati-hati ko na po to. So mapapakain na po tayo ng ating mga alagang isda. So ayan, paborito po nila tong steam egg. Ayan. So depende rin po kung yung mga alaga nyong may isda ay sanay na sa ano, sa steam egg. So yung iba pag pinapakain nila ng pellets, then maglilipat kayo sa steam egg. So parang hindi pa sila masyadong ganahan kumain. Yan. Yung mga box pan po ako rito, trapal made lang po ito. Nasa mga 10 to by 12 feet po ang taas yung mga ano niya, sukat. So, tips lang po sa pagpakain ng mga isda, lalo na't masama yung panahon, so palagi pong umuulan, kaunti lang po ang papakain natin, then mahina po ang kanilang digestive system pag masama ang panahon, lalo na malamig yung tubig, hindi gaanong natutunaw yung mga kinakain nila. So kadalasan din po pag hindi naubos yung pagkain nila, nakapos po ito ng bacteria or parasite sa tubig. Kaya nagkakasakit yung mga alaga nating isda. So yun lang, napakadali na gumawa ng steam egg. At mura rin ang gastos mo sa paggawa ng steam egg. 25 ata lang yung magagastos mo sa pagluluto ng steam egg. Dalawang itlog. Nasa iyo na rin po kung ano yung mga pellets na imimix nyo. Mas mabuti kung mamahalin yung mga pellets nyo. So maganda yung tubo ng mga isda for muscle growth. Then itong natira, pwede natin ilagay sa refrigerator. So ito muna ganda, pwede natin reserve para sa next na papakain ng mga isda naman. So imbak lang po natin itong steam egg para hindi masira. So yan lang po, at maraming salamat.